dahil yung itong ginagawa ni Secretary Abad, yung pagsisingit ng mga item ay illegal. So, dapat siya yung naninindigan for us, the billions of ERBs and the thousands of employees. Ang sa amin po, ang kasama namin po ang CARP Advocates, ang Sara, sina Bishop po, meron pong 84 legislators na pumirma for the deletion. Andito po sa mga dokumento na binigay namin sa inyo, sila man din po nakita nila yung kahalagahan na manatili ang agrarian reform at manatili ang employees sa Department of Agrarian Reform. Dahil ang DAO being a department na devolved na po ito ay walang sapat na kakayahan. Lalo naman po ang LGU, kine-question po nila yung absorptive capacity. Dahil palagay ang mga loob ng mga 84 legislators na ito kung ang support services na isang pinakamahalagang component ng CARP, aside from the land distribution at saka yung mga kaso po, agrarian justice program, agrarian justice, ay manatili sa DAR. So, ang sa amin lang is, tulungan niyo po kami na maparating sana nga po si President Noy ay lumawanag ang kanyang pag-iisip. Hindi na po ito yung daang matuwid na sinasabi niya. Ma'am, bakit ganun? I thought na this Butch Abad is the best agrarian reform secretary we never had. Di ba? Yung description sa kanyang araw? Hindi sa palagay po namin sa amin lang, ha? Oh. Hindi po. Kasi nanatili lang po siya ng tatlong buwan. Oh, marami siya po yung shortest. Siya po yung shortest na stay sa DAR. So wala po kaming makita na konkreto na masabi natin na magaling siya noon. Ang sa amin lang is, nanatili siya, sinasabi niya na pro-farmer siya, pro-poor siya noon. Pero bakit nagbago yung ihip ng hangin? Mukhang siya pa ngayon yung nagli-lead para mabura po, malusaw ang departamento na dati po niyang pinaglingkuran. Ano ito, Bishop? Nagsimula yung seed of termination ng DAR. 2010, ano ito, deliberate na sabotage? Kaya nga kung talagang gusto niyang tapusin, sana bigyan talaga ng kailangan. At ang kailangan ay budget, ayon sa batas, yung 5 years na extension, ay meron 150 billion. 150 billion, ibig sabihin, kada taon, at least 30 billion ibibigay. Wala pa ng isang taon na nagbigay ng 30 billion. Nagbigay ng 18, nagbigay ng 21, ngayon, magkano binibigay? Ngayon, 21. Oh, so, hindi nga mabigay yung 30 billion na kailangan just for that year. Paano nga patatapos yun na nakalagay sa ang budget niya, 150 billion? So, ngayon siguro, hindi pa kalahati na gastos. No, para sa programang ito. Eh, paano matatapos yun? Alam niyo, Bishop, yung siya isang proponent agad na matenda po si Congressman Binego, sinabi niya, bakit pa ka din sa Agrarian Committee kung napakaraming landlord? Tinitiyak ng mga landlord na ito na hindi mabibigyan ng pondo ang implementasyon kasi ang isang paraan ng pagpatay ng programa ay wag mong bigyan ng sapat na pondo. Yun ang isang paraan para mapatay yung programa. Gusto ko lang i-guess sa inyo lahat ang kahalagahan ng programa ito. Agrarian Reform po ina-address ko ang una, social justice. Yung konsentrasyon ng malalawak na lupa sa kamay ng tinglan, yung for that social injustice. Pangalawa ko, yung insurgency problem. Saan pa nagugot ang insurgency? Sa land problem. Pilipinos against Pilipinos. Tayo-tayo nagpapatayan. Pangatlo, ang ina-address ko nito yung very narrow economic base. Napakaraming mga magsakaw lang naman ng bursa para naman kumulad ang ating kolumnya. Public consumer engine of the world. Ang ibig sabihin, ang maraming mamamayang malaki at malawak ang bursa, doon nagsisimula ang buhay ng isang negosyo. Ngayon, ang punto natin, sa ngalan po na iligtas mo lang ang hasyenda ng sita at manatili sa kuwang po, o sa ngalan ng pagtitipid, ang social justice, wawasakin mo na. Wawasakin mo ang lasting peace na hindi na magpatayo ng Pilipinos against Pilipinos. Wawasakin mo na ang tinatawag natin creation of domestic market. Consumer spending is the engine of the economy. Hindi ko maintindihan si kasamang Butchabad na alalokte power corrupts absolutely. Yung ba yung kasagutan sa tanong ninyo? Na bakit nagkaganon itong sinasabi mong the best agrarian reform secretary? Ay bakit nagkaganon ito? May marching order kasi ang aming presidente. Lusawin ang DAR para ang hasyenda Luisita manatili sa Cahuaco family. Yun lang po ang message niya. May isa pa na kuha ng land reform, ang food security.
No, kasi yung mga malalaking lupain, ang tinatanim ito yung mga cash crops, yung mga i-export natin ng mga pinya, ng mga papaya, ng mga saging. Pero yung mga maliliit na mga lupa, mga isang itikari, dalawang itikari, yun yung nagtatanim ng mga gulay, ng mga bigas, ng mga mais natin for food security. No, at kung gusto natin ng organic farming, hindi magagawa yan ng mga plantasyon. No, chemical farming lahat yan. Yung mga maliliit, yan yung magagawa ng organic farming na mas malusog tayo. Kaya may kinalaman yan sa food. At tayong lahat, eh, kailangan natin ng food. Bishop, pagkahapon, may nagpala ng kandidasya no, sa pagkasenador. Eh, po sa mga nakikita niyong mukha, bago luma, lumang bago, bagong luma. Meron pa kong sasagot dyan sa kinaing na naririnig natin ngayon kumaga na ito? Hindi ko alam, kaya dapat susuriin natin sila dapat at tatanungin mo talaga ang stand niyo. Ngayon sa pagboboto, dapat tanungin na natin anong stand mo dito, issue-based na, hindi na tayo personality-based. Yung, Kaugnay, balikan ko lang po yung issue ng mining ano. Kumaga kasi dating ng text dito sa Smart Tech. Ano kinalaman ng EO on mining dito sa Bilex? Na ipakita lang ba ang effectivity ng bagong executive order o kinakailangan bang hindi lang fine-tuning, kundi tuning pa? Yan ngayon masama eh. Pumiyok lamang yung Chamber of Mines ay pinatigil na yung pagpapatupad ng EO na yan. At ititingnan daw nila. No? Kaya sa halip na tingnan ay dahil lang sa nag-comment ng Chamber of Mines at ngayon hindi niya pinagpapatuloy yung IRR saka yung pagpapatupad ng EO. Yan yung nakakalungkot. Sino ba talaga nagdidikta? Saan ba siya nakikinig? Alam niyo, Bishop, itinag sa akin yung tanong na yan. Naku na pang nakarating sa akin yung load. Yung text. Ikaw, Madre, anong reaction mo dito sa IRR na recent suspended dito sa EO-74? Ang panawagan naman talaga namin ay kahit itong EO-79 hindi tumutugot talaga sa tunay na pangangailangan para maayos nga itong mga problema na ito sa mining. Kaya isinusunod pa rin yung Alternative Minerals Management Bill na sinuportahan din ng ating mga simbahan, ng ating mga obispo. At yun nga, nakakatuwa yung gobyerno, no? Kumangalan ng konti. Yung parang ating policy sa gobyerno, ay kayang rendahan ng mga mining companies. Imagine, nagpalabas lang sila ng advertisement, nag-pressure lang sila, mababago na yung buong ginawang batas. Ganun ba sila kaduwag para sila maging sunod-sunuran na lang sa interes ng mga kumpanya? Palagay ko lang dapat tinitingnan dito, hindi itong mga negosyante, kundi yung mga tao na maapektuhan tulad dito nangyari na ito sa Pilex. Yung mga mas apektado, mga mas masisira na mga kalagay ng mga magsasaka, masisira mga anak buhay, dapat yun ang mas mataas na konsiderasyon, di ba? Kaysa doon sa mga negosyante na kaya kang i-bully, di ba? Parang nakakahiya naman yung ating gobyerno kung kaya kang i-bully ng mga negosyante magbibina. Tampol ko nila, gano'ng katagal bago ma-equip ng kalaman ng mga nasa local government units sa pagtingin kung anong delikado at hindi delikado, mapanganib at hindi mapanganib? Hindi yun ang tanong gano'ng patagal eh. Gano'n ba ang political will natin na i-implement yan? Kasi madali lang matuto yung LGU eh. Say for example, yung pag-monitor ng toxic materials, eh kaya ng LGU. Ang problema, wala sa equipment. Diba? Eh mahal kasi yung mag-analyze ng heavy metals. Eh sino nagbabayad nun? Hindi nila kaya. Kasi wala sa ng equipment. Hindi na alam mismo, nung nagkuha ng samples, eh, dadalhin ko sa Maynila bago i-analyze. Eh, binaha. Diba? Naghabagag. Hindi nakarating. Hindi na-analyze. Diba? No. Eh, political... Mas ignorant or innocent sa ganitong technicalities, gaano kamahal yung sinasabi niyo mahal ng mga equipment? Ang pag-analyze kasi ng heavy metals, isang heavy metals, aabot ng mga 10,000 eh. 10,000? 10,000. Kung parang sa... 5 yan, 50,000. Equipment pa. Dapat. Bakal mas mahal ka doon. Ang kasi may process lang yung 50,000. Yung regional, dapat i-equip ng DNR, yung regional centers nila, nang ganun. Kasi, nandiyan na yun eh. Kung wala, eh, kunwari, yung mine tailings, dapat strategic yung pag-analyze noon hanggang sa dulo, saan na po umabot.
wala, isang beses lang kumuha ng sample, isang beses lang nag-analyze, wala na. Yung mga isda, yung in-analyze lang, yung tilapia, eh, nasa taas lang yun eh. Eh, yung mga igat doon sa baba, hindi na-analyze. Parang mo, mas mataas yung competition. Dok, pwede bang sabihin na, let's say, isang bayan dyan binagit ito, Gon? Yung bang kinita ng ito, ang municipality of Itogon sa mining, sapat ba yun pang bilhin ng ito yung sinasalo nyo? Sapat na sapat, oh. Kung ibibigay nila. Kung ibibigay. Kung malaking ang utang eh. 1.2 billion ang utang. Okay, hindi natin ang...